kamay. Isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. Yo! Hello Santa Rosa! Good morning mga idol! Isang linggo na naman nakalipas. Salamat sa Diyos. At ito po tayo at may buhay at lakas pa rin mga idol. Sana'y lagi kayo nasa mabuting kalagayan. Ganun kabisi yung trabaho namin ngayon. Halos once a week na lang talaga ako nakakapag-vlog. Yun naman po ang pangako ko sa inyo mga idol, na at least isang vlog per week. Pero mabagal eh. Kailangan tatlo siguro para gumalaw ng gusto yung ating revenue. May paglalaanan kasi tayo nung kikitain natin dito mga idol. Kaya sana magtuloy-tuloy. Maganda yung pupuntahan nung kikitain ng ating channel. At sigurado ako na maraming matutulungan at nasa mabuting kamay kung loloobin. So yeah mga idol, ganito na lang siguro yung routine namin. Routine ko pag Sunday, off ko. Kaya may time magbike. At dito nga ako nagpupunta lagi kasama si Brad Richard sa public beach. Dahil isa nga po siyang dog trainer. At ito yung venue nila every Sunday. Okay kasi itong public beach, pag medyo nagutom ka eh, may mura kang mabibilihan. Ayun o, Merps Kitchen. Ayan, pwede kang may tinapay sila dyan, may drinks. Hindi gaya ng ibang lugar dito, doon ka lang mismo sa hotel makakabili, which is mahal. At ang isang maganda sa lugar na to mga idol ay kapag nakakaramdam ka ng jibs. Eh meron silang public CR dito. Ayun o. Yan mga idol, ang walang public restroom. Jibs Pamol. Yeah, mga idol, ganun lang talaga yung routine natin dito. Every Sunday lang tayo nakakapagganto-ganto. Lakad-lakad. Dahil yung weekdays, katrabaho tayo. At busy yun. Yung Monday to Friday, Saturday. Actually, hanggang Saturday. Mga idol, mainit talaga dito. Kaya hanap muna tayo ng medyo malilim-lilim na spot. At pwede nating ituloy yung ating kwentuhan. So yan mga ito, nakakita po tayo ng malilim na pwesto rito sa public beach. At salamat nga pala dun sa mga subscriber na nangungumusta kung may trabaho na daw ba ako. Opo mga idol, at nakakita na po tayo ng maayos na trabaho at maayos na mga kasama. Siguro hindi ko pa sila lubos na kilala, pero hindi gaya nung una na pagpasok ko pa lang eh may nagtimbre na sa akin na ganun nga yung ugali nung isa kong mga kasama doon. Sa pinapasukan ko naman ngayon wala naman ganun. Magwa 1 month na akong nandun, okay naman, wala naman nagiging problema. Nararamdaman mo yung sinasabi nga teamwork. Naghihintay sa halip ng lupa. Meron nga pala ako ibubulong sa inyo mga idol. Dito merong ipinagbabawal na technique sa larangan ng yung bang pagkawala na walang ka ng trabaho, bawal dito yung sideline eh. Pero mga idol, nung naghahanap pa lang ako ng trabaho, syempre kailangan natin ng panggastos. Hindi naman titigil yung binabayaran natin sa bahay, sa kuryente, sa tubig, sa internet, dahil wala tayong trabaho. Kaya kailangan
habang naghahanap tayo ng trabaho, nagtatrabaho tayo. O di ba idol, bawal 'yon? Ika nga ni Manny Pacquiao, pwede-pwede, dipindi. Pwede yan. Basta huwag ka lang mahuhuli. Dahil pag nahuli ka, siguradong zoom, lipad, balik sa Pilipinas. So yun nga po ang ginawa ko, mga idol, habang naghahanap tayo ng trabaho, rumarakit tayo. Shout out kay Brad Blue, na siya kong naging katulong. Kinatulong niya ako doon sa isa niyang racket. At awa ng Diyos, kumita naman habang tayo naghahanap ng trabaho, nagtatrabaho tayo. Diyan kasi sa Pilipinas, talaga naman mga idol, mataas ang standard. Pero ang baba ng sweldo. Nandyan yung ina-applyan mo, isang factory worker, napakaraming hinihingi requirements. Hindi ba gaya dito, CV lang dala mo, mag-walk-in ka lang. Pag alam mo nga hiring dun sa isang company na yon, walang kuskus balungos. Anong kaya mong gawin? Pag kaya mo yung hinihingi nila, maghanda ka na ng requirements mo at i-apply ka na nila ng work permit. Kaya dito sa isla, mga idol, lamang yung maraming alam . Hindi ka lang nakapokus dun sa isang posisyon ba. Pag nawalan ka ng pagkakataon dun sa isang posisyon, try mo dun sa isang skill na nalalaman mo. Sigurado hindi ka mawawala ng ma-applyan dito sa isla. Yun mga idol, dun nga pala sa mga nagpasa sa akin ng resume dun para maipasok ko sa EK Trade, meron tayong gagawing pagbabago. Siguro hindi napapansin yung mga pinagpo-post natin dun . Ganitong gawin natin ng mga idol, yung mga nagpasa na sa akin, baguhin nyo mga idol, gawin nyo yung resume nyo from Word to PDF files, tapos lagyan nyo na rin ng mga job description dun sa trabaho ng ina-applyan nyo. Halimbawa, send to sa akin nga sa email ko, tapos lagay nyo dun sa subject is yung position, applying for position na gusto nyo, ina-applyan nyo. Tapos yung sa message, ilagay nyo yung job description about dun sa skill na ina-applyan nyo. At yung mga naka Word format, gawin nyo na po sa PDF files, dahil i-screenshot ko lang rin naman yan at ipopost ko doon sa EK Trade. At ang maganda nyan, kung meron kayong photos of work na katunayan ginagawa nyo na yung mga trabaho ang ina-applyan nyo dyan sa Pilipinas o doon sa ibang bansa. Basta ganun po mga idol ang gawin nyo, at try po uli natin na i-reapply yung mga CV na nagpasa na sa akin. Shoutout sa ating isang subscriber na nandito na rin, si Idol Raven Pimentel. Nung last na nagkausap kami, kukuha pa lang siya ng TOEIC dito sa town, sa Cayman. At binalita niya sa akin na nung nakaraang araw, nakapasa na siya. Taas ah! Isa kang henyo, Idol Raven Pimentel. At shout out din sa iyo, Idol Dakis Manansala diyan sa Cox. Idol, pasensya na, hindi ko na pagbibigyan yung imbitasyon mo na maglaro tayo diyan sa Cox, dahil busy nga sa bago kong trabaho. At pag Monday naman, meron akong regular na nilalaruan dito sa Tropatid sa Camana Bay.
Siguro pag nagkaroon uli ng holiday, makapaglaro na tayo dyan sa CAX. Shout out sa iyo, Idol Dakis Manansala. So yan mga idol, ganyan lang ang buhay dito. Pagka walang pasok, pasyal-pasyal. Ganun lang naman, trabaho, bahay, trabaho, bahay. At sana pala rin din kayo matanggap dun sa mga ina-applyan nyo papunta rito sa isla. So hanggang dito muna mga idol, hanggang sa muli. Let's continue to share the love, the legacy, and let's promote peace. Yeah!